At lipat naman tayo ng Taytay Rizal pa rin, no? Sangha membro naman po ng mga Baptist. Si kapatid na Gilbert Agron. Kapatid na Gilbert, tuloy po kayo. Magandang gabi po sa inyo. Ay, salamat po at magandang gabi rin po sa inyo. Ako po ay naparito sa platform ninyo dahil may mga kapatid po ako na nahikayat na po ninyo. And of course, nabanggit mo dyan ay Baptist, although I wasn't able to mention that dun sa facilitator ninyo. But anyway, yes, I am. And ayun nga, ay yung aking kapatid na nasa inyo ay of course, nagtatalo kami minsan. At sa aming mga pagtatalo ay lagi niya po akong hinahamon. At recently, ay hinamon niya ulit ako. Okay, ang sabi niya, and I quote, "Kung mahal mo kami, kuya, sa aming kaligtasan, pamalian mo sa harap ni Brother Eli yung tinuturo sa amin. Huwag kang mag-alala, lalaki akong kausap. Kapag napamalian mo ang paniniwala naming itinuturo ng kapatid na Eli, aanib kami sa iyo." So, yan po yung dahilan kung bakit po ako nandito. Ang pinakadahilan ko po ay mahal ko itong mga kapatid kong ito. And I believe that, well, ito namang sa inyo, ang ganda ng mga turo ninyo. Okay? Katulad ng nabanggit lang ni Sir Eli kanina regarding yung mga taga Brazil of using the name of God in vain. Well, totoo naman yun. But regarding my love with my brethren, I believe that my family members na nasa inyo ngayon, they were only believe. I'm sorry to, wala na kasi akong ibang word na i-describe ito. But I believe that they were only deceived by the cunning craftiness of the deceiver. And the deceiver were able to pervert the true gospel of the Lord Jesus Christ and added something sa gospel. And that is why those that are deceived cannot believe and cannot confess that they are now or they are already saved. Well, I don't know. Nakikinig ako talaga sa mga videos ni Sir Eli Soriano. Pero nagtataka ako. Ang ganda naman niyang magturo, pero nagtataka ako bakit hindi masabi ni Sir Eli Soriano na siya ay ligtas na. So kung bakit hindi niya masabi na kayo ay ligtas na. Meron lang dalawang possible things na nasa isip ko. Probably there are more, pero bakit kaya niya hindi masabi? Probably because ay hindi sinasabi ng banal na espiritu sa kanya na siya ay ligtas na. Well, sabi ng banal na espiritu ng Book of Romans na, 'di ba? Ang the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the sons of God. And so yun yung isang reason siguro bakit hindi masabi ni Sir Eli Soriano na siya ay ligtas na. At sa kaduluduluhan pa ng kanyang buhay, ay na pwede niyang masabi na siya ay ligtas na. Pangalawa, ay pwedeng naling lang din siya nung nagpasimula nung another gospel na tinutukoy sa Galatia. Na akala niya ay kulang pa yung gospel ni Jesucristo. Kaya niya ito dadagdagan pa ng mga mabubuting gawa. Kaya hindi niya pa nasasabi hanggang ngayon. And sad to say, ay doon sa mga napanood kong video po ni Sir Eli, ay ginamit po niya si Apostle Paul as an example na kapareho niya ng pananampalataya na hindi nasabi ni Apostle Paul na ligtas siya, but he was able only to claim that he is saved at the last hour ng kanyang buhay. So ang tanong ko ho ay, bakit kayong mga
dating daan ay hindi nyo kayang sabihin na kayo ay ligtas na. Well, sabi ni, yan yung naririnig ko sa inyong video. Nakuha ko na kapatid yung tanong ano, kasi it is taking too long. This is a Bible exposition. There are other people waiting for their turn. Nakuha ko na. Siguro, maliwanag ko nang nakuha, kapatid na Daniel. First of all, I will tell you, we are not deceived. Maybe you are the one who is deceived. Ne? I do not know any other word to answer your allegation that we are deceived by the deceiver. The deceiver is Satan, but we are not deceived by Satan. We follow the strict words of God in the Bible. Ngayon, ang sasabihin ko sa iyo, kapatid, ganito. Sabi mo, ba't hindi ko masabing ligtas na ako? Ba't ang mga taga-datinda hindi masabing ligtas na ako? Tapos, ang binasa mo, yung otso ng Roma. Babasahin ko, hindi mo kasi binasa. Roma 8:16, kapatid na Daniel. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayan. Yung pagiging anak ng Diyos, kapatid, hindi ang ibig sabihin, ligtas ka na agad. No? Hindi ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos, ligtas ka na agad. Huh? Pakita ko sa iyo ang prueba. Siguro ang titinuro sa iyo ng pastor mo, no? Hindi ba si Adan ay anak ng Diyos? Ibig ba sabihin, ligtas na agad si Adan dahil tinawag siyang anak ng Diyos? Ganun ba ang interpretasyon niyo sa Biblia? Ganun ba kagarapal ang interpretasyon ng Baptist? Basahin natin ang Lucas. Kapitulo 3, yung huling-huling talata dun sa lineage ng Panginoon Jesucristo. Umpisahan mo sa 3:23, kapatid na Daniel. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose, ni Eli, ni Matat, ni Levi, ni Melki, ni Hane, ni Jose. Ayan. Pagkatapos, lumundag tayo, mahaba kasi, na anak ni Enos, ni Seth, ni Adam ng Diyos. Eh di ba si Adam anak ng Diyos? Ano nangyari kay Adam? Ligtas na. Matindi kayo. Hindi ko mo anak ng Diyos, eh ligtas na. Iba yung ligtas kaysa sa anak ng Diyos. Merong anak ng Diyos, eh umaalis sa pagiging anak ng Diyos. Alam nyo ba yon, mga Baptist, mga ministro ng Baptist? Noong ginagawa ang sanlibutan, merong mga nag-aawitang anak ng Diyos. 34:8 ni Job. Pakinggan nyo, 38:4 ni Job, kapatid na Daniel. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak na lalaki ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Ayan, nung palang ginagawa ang mundo, meron palang mga anak ng Diyos noon, sons of God, na tuwan-tuwa nilalilikha ng Diyos ang mundo, wala pang tao noon. Itong mga anak ng Diyos na ito na sinasabi ni Kehob ay mga anghel. Tinatawag na mga bituing pang-umaga. Ang sabi doon sa English, basahin natin na sa English yan. When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Mga anak ng Diyos itong mga anghel eh. Eh ano nangyari? Ligtas na. Ligtas na dahil anak ng Diyos. Mali ka dyan, kapatid. Diyan mo ba papatunayan na ang kapatid mo, mahal mo?
nagsasalita ka ng hindi mo naiintindihan eh. Kung talagang mahal mo ang kaluluwa ng kapatid mo, magsuri ka muna. Hindi ko mo, may nabasa ka na, dahil tinanggap mo espiritu, eh anak ka na ng Diyos, eh kung lumaya sa'yo. Alam mo ba na pwede lumayas ang Espiritu Santo ng Diyos? Eh ligtas ka na, sabi mo. 51 Gs ng awit. Pakinggan nyo mga kapatid. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mong akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong banal na espiritu sa akin. Tama, binabawi yan, hoy. Para sabihin mo, meron ako espiritu, ligtas na ako. Kagaguhan yan. Katarantaduhang walang katulad sa Biblia yan kung nakakaintindi ng Biblia ang makakausap mo. Hindi ko mo may espiritu ka, eh tarantado ka naman, ayaw mong gumawa ng mabuti. May anak ka pa rin ng Diyos, ligtas ka pa rin, ayaw mong gumawa ng mabuti. Tapos sasabihin mo, dinadagdagan ko ebanghelyo. Yung paggawa ng mabuti, hindi ko dinagdag na sa ebanghelyo yon. Inalis lang mga baptis. Ayan ang dapat. Tawagin mo yung pinakamataas sa inyo. Ayoko kita. Kung hindi ka ministro, ayoko kitang kadiskusyon. Ang hamon mo kasi, diskusyon eh. Sabi mo, hinahamon ka ng mga kapatid mo. Nung sabihin mo, kung ano sabi mo, I quote, Kuya, kung mahal mo kami, patunayan mo sa harapan ni Brother Eli, na tama yung iglesia mo, aanib kami sa'yo. Maganda yan. E kung ang gusto mo, patunayan mo, yan ang hamon mo, humanap kayong pastor mong pinakamataas sa inyo sa baptis. Hindi ikaw, dahil hindi ka naman yata pastor eh. At kung pastor ka, abe kawaawa naman mga kapatid mo, no? Biro mo, iniwang ka ng kapatid mo, sumama sa akin. Baka may nakita silang liwanag na hindi mo makita sa inyo. Bakit? Unang-una, mali ang presumption nyo, ang deduction nyo. Pagka pala anak ng Diyos, eligtas na. Hindi totoo yan. Maging sa mga anghel na mga unang tinawag na mga anak ng Diyos, may mga nagkasalat na pahamak. Ibinulid sa kalaliman. No? Naging mga demonyo. Tapos sabi mo, kumu anak ng Diyos, ligtas na. Mali yan kapatid, wala kang batayan dyan. Ang Diyos pwede niyang bawiin ang kanyang espiritu pag nagsalaula ka, kagaya nung miyembro sa Korinto. Ligtas ba yun? 5:1-3, kapatid na Daniel, ng unang Korinto. Sa kasalukuya'y nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nangagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas. Nakita mo? Di ba miyembro ng iglesia yan? Pero gumagawa ng masama, ayaw magawin yung mabuti. Ang ganyan ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang espiritu ay maligtas. Kaya yung espiritu ibinibigay ng Diyos sa bautismo, inaalis yun. Pagka ititiwalag ka sa iglesia, totoo, may tiwalag. Sa inyo yata, walang tiwalag eh. Kahit ano gawin nyo, ligtas na kayo eh. Yan ang masama sa iglesia ng baptis. At kung talagang sa Diyos kayo, bakit ang dahi-dahi yung grupo? Puro kayo baptis, Southern Baptist, Modern Baptist, Conservative Baptist. Bakit mahigit 100 baptist? Ay talagang maraming demonyo nagtatrabaho dyan sa reliyon ng mga baptist. Ginawa kayong mga magkakadibidibisyon. Ang daming denomination niyang baptist. At yan ang pinakamasamang reliyon sa ibabaw ng lupa. Bakit? Ang advocacy niyan, ligtas na agad, tapos wala nang kailangan gawang mabuti. Sino nagsabi sa inyo hindi na kailangan gumawa ng mabuti? Ilagay mo nga ang kanilang aral.
sa screen? Kasi alam ko yan eh. Hindi nyo naman ako po pwedeng paglakuan pagdating sa reliyon. Ano? Lahat ng aral ng reliyon, pinag-aralan ko eh. Ito ang sabi ng mga Baptist. Kailangan lang daw sumampalataya, ligtas na. Malaking kasinungalingan yan. Kaya kayo ngayon, hilig na hilig na kami, ligtas na kami. Ligtas ka na sa COVID nga, hindi ka pa nakakatiyak na ligtas ka eh. Sabihin nyo, ba't ngayon wala kayong, ba't ngayon eh wala kayong pagkakatipon? Subukan nyo magkatipon, ligtas na kayo. Napagbabawalan nga kayo ng gobyerno at saka ng mayor eh. Bakit? Eh hindi ka pa nga ligtas sa COVID-19 tapos ligtas ka na. Ito ang paniwala ng Baptist oh. Once saved, always saved. Ilagay mo yon. Once saved, always saved. Minsang ligtas, ligtas magpakailanman. Yan ay hindi a-apply sa inyo. Kasi yan uma-apply sa sumusunod hanggang kamatayan. Nag-umpisa kang iligtas sa kasalanan. Susunod ka hanggang kamatayan, maliligtas ka, hindi ligtas na. Pag hindi ka sumunod, hindi ka na maliligtas. Tandaan nyo yan mga kababayan na nakikinig ngayon sa akin. Baptist kayo, anumang kayo, huwag kayong paloloko dyan sa mga nagsasabi niya, once saved, always saved. Ito ang aral ng Baptist. Page 52, Article 5, Justification. Ito po, pakibasa mo kapatid na Daniel. We believe that the great gospel blessing which Christ secures to such as believe in Him is justification. That justification includes the pardon of sin and the promise of eternal life on principles of righteousness. That it is bestowed not in consideration of any works of righteousness which we have done, but solely through faith in the Redeemer's blood. By virtue of which... Tinan nyo kasinungalingan yan. Ang justification daw, sabi ng Baptist, is bestowed not in consideration of any works of righteousness which we have done, but solely through faith in the Redeemer's blood. Kasinungalingan yan, di totoo yan. Walang verse na ganyan sa Biblia. Na... Ang justification eh, not in consideration of any works of righteousness. Yun ba ang ibig nyo sabihin? Hindi na kailangan ng gawang mabuti para maligtas ka, ma-justify ka sa pamagitan lang ng dugo ni Kristo. Ligtas ka na. Kanino uma-apply yung dugo ni Kristo? Yun ang tanungin mo muna eh. Baka mamaya ikaw lang ang nag-apply sa sarili mo na ikaw eh na-redeem na ng dugo ni Kristo eh. Para ma-redeem tayo ng dugo ni Kristo, may processes na tinuturo ang Biblia. Ikalawang Korinto 17. Pakilagay mo nga sa screen. Minamasdan ninyo ang mga bagay na nahaharap sa inyong mukha. Kung ang sino man ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya'y kay Kristo, ay muling dilidilihin ito sa kanyang sarili na kung paanong siya'y kay Kristo, kami naman ay gayon din. Ayan, sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano nung una, minamasdan ninyo ang bagay na nahaharap sa inyong mukha. Meron kasi kung tumingin, malapit lang. Yun lang nasa mukha niya. Hindi siya marunong tumingin sa malayo. Tandaan niyo yun, mga kapatid, yung punto na yun. Ang sabi ngayon niya sa mga ito na kung tumingin lang eh, nasa mukha nila, nasa harap ng mukha nila. Kung ang sino man mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya'y kay Kristo, muling dilidilihin niya ito sa kanyang sarili. Kung paano siyang naging kay Kristo. E di meron palang paraan ng pagiging kay Kristo. At hindi ka magiging kay Kristo kung ang tinitignan mo lang yung nasa harap mo. No? Basahin natin ang 1:5 ng ikalawang Pedro. Oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil,
at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. At nakikita mo ba ito, kapatid, ano? Na baptist? Ang sabi ni Apostol Pedro, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, idagdag nyo sa inyong pananampalataya. Add to your faith. Sasabihin mo ngayon, faith alone can save. Once saved, always saved. Faith alone can save. Minus good works. Add to your faith virtue. And to virtue, add knowledge. And to knowledge, add temperance. And to temperance, patience. And to patience, add godliness. And to godliness, add brotherly kindness. Add to brotherly kindness, charity. And for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off. Ayan, kung tumingin, malapit lang. Beyond faith, God expects us to do something good or things that are good. Beyond faith. Kung hanggang faith ka lang, no? Bulag ka, sabi ng Biblia. Basahin ko ulit sa Tagalog. Pakinggan nyo, ha? Ang sabi sa 1:5, oo, dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid, idagdag nyo ang pag-ibig. At kung sapagkat kung nasa inyong mga bagay na ito at sumasagana, hindi kayo pababayaang maging mga tamad o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Datapwat, yung wala ng bagay na ito, bulag. Kaya bulag ang baptis eh. Hindi makakaintindi ng Biblia. Ayaw nang gumawa ng mabuti eh. Yung bang pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa kapwa, hindi ba yun eh gawa ng mabuti? Paggawa ng mabuti yun eh. Sa kanyo, wala na. Hindi na kailangan. Biro mo, sabi nun sa inyong doktrina. Sabi, justification, balik mo sa screen, is bestowed not in consideration of any works of righteousness. Mali, kapatid. Hahatulan tayo sa gawa. Tandaan mo yan. 22 ng Apokalipsis. Si Kristo may sabi nito. Biro nyo, blatantly, inaalis nyo ito sa Biblia. 22:12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Sasabihin nyo ngayon, hindi na kailangan ng any works of righteousness. Hindi ba blatant na kasinungalingan ng Baptist Church yan? I am calling the attention of all Baptist ministers. Can you prove to me that really salvation is attained only through faith? And you will be redeemed by the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ does not apply to the Baptist Church. Because the blood of Jesus Christ applies to the true church of the Bible, not the Baptist Church. 20:28 of the book of Acts. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Never in the Bible can you find a verse to feed the Baptist church which he purchased with his own blood. Walang Baptist church sa Biblia. Yung nakadiskusyon kung yung Baptist dun sa ano sa Angeles. Sabi ko, ano ka ba? Sabi niya, Baptist. Ito mga miyembro mo, Baptist? Oraw. Tumagot yung mga miyembro, yes, Baptist kami. Sabi ko, kayo ba mga nagbabautismo ba kayo? Sabi ko sa miyembro, hindi makakibo. Nagbabautismo ba kayo? Pangalan pa lang nyo, maline. Ang kahulugan ng Baptist, nagbabautismo.
Eh lahat ba kayo miyembro ng baptism? Eh, nagbabautismo ba kayo? O binautismo ang kayo ng pastor nyo? Kaya nga ang tawag John the Baptist. No? John the Baptizer. Eh pangalan palang maline, Baptist Church. Lahat ba kayo nagbabaptize para tawagin kayong Baptist? Imbis na tawagin kayo na Kristiyano, pinalitan nyo ng Baptist. Yan ang kalikutan ng mga pastor na nag-imbento niyang pananampalatayang Baptist Church na yan. May tawag naman eh. Hindi naman ang tawag eh, Mormons eh. Saksi ka kami ni Jehovah. Ang pinantatawag sa sumusunod kay Kristo, Kristiyano. Hindi Baptist, hindi Mormons, hindi Sabadista, pinalitan. Ako eka, Iglesia Katolika, Romano eka ako. Teka muna, dapat Kristiyano eh. 11:26 ng gawa. Pakinggan nyo. At nang siya'y kaniyang masumpungan, ay kaniyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Kaya ako, ayokong tatawagin ako na halimbawa, tatawagin mo ako na iba. Kristiyano ako. Hindi ako Hindu. No? Kristiyano ako. Yun ang utos ng Diyos na maging katawagan natin. 1 Pedro 4. Pakinggan nyo nakasulat. 16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Ayan ang dapat nating ipagmalaki. Tayo'y Kristiyano. Kung tayo'y talagang naturuan ng aral ni Kristo, pero to masquerade or to present yourself as Baptist, tapos eh parang bang sila ang nakapakyaw ng Biblia na hindi na raw kailangan ng any works of righteousness. Sino nagsabi sa inyo? Na hindi included ang works of righteousness which we have done. It is included because we will be judged according to our works. According to our works. That is what is in the Bible. That's why to be saved and to know and to bravely and without doubt to say that you are saved, you must be sure that you are doing and you have done the work of righteousness that God have asked us to do. Kaya si Apostol Pablo, nung makatiyak siya na nagawa niya na lahat, noon niya sinabi, iniaalay na ako. Ang panahon ng pagpanaw ko dumating na. Mamamatay na siya. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, yung kanyang trabaho. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon! Tamo, di hindi kayo kapareho ni San Pablo? Kailan niya sinabi, buhat ngayon! Nakataan sa akin ang putong nakatwiran. Kailan? Nung mamamatay na siya, na nakatagal siya. Nakasay, nakapanatili, nakatapos siya. Kayo naman, di pa kayo nag-uumpisa. Ligtas na kami. Tangtapang ng hiya ng mga pastor na yan. Di pa nga kayo nag-uumpisa eh. Wala pa nga kayo nagagawang buti sa sangkatauhan eh. Tapos eh, ligtas na kayo. Eh si Pablo nung sabihin, buhat ngayon. Nung natapos ko na aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, buhat ngayon. Natataan sa akin ang putong nakatwiran. Bakit buhat ngayon? Kasi nung hindi pa nagaganap yung lahat ng bagay na dapat niyang ganapin, ang sabi ni Pablo sa Filipos, Kapitulo 3, versikulo 13, pakinggan nyo mga kababayan. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat, isang bagay ang ginagawa ko. Nanililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus.
Ayon. hindi ko inaaring naabot ko na, mga kapatid. Dapat isang bagay ang ginagawa ko. Hindi siya self-control pastor ng Baptist, no? Hindi ko pa inaaring inabot. Isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang bagay na nasa likuran, tinutungo ko ang bagay na hinaharap. Tapos sabi niya, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala. Eh wala ka pa sa finish line, sasabihin mo, champion ka na. Alam mo kapatid, ano? Sumali ka sa sports. Pagka may running, tatakbo ka. Pag wala ka pa sa finish line, huwag sasabihin champion ka. Kaya mo lang masasabing ikaw ang champion. Pag ikaw ay unang-unang nakarating dun sa finish line, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Kaya ang sabi kasi ni Kristo sa Mateo 24:13, pakinggan nyo nakasulat. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. O, kita mo, magtiis ka muna hanggang wakas at kakamaliligtas. Eh, nagtiis ka hanggang 3 buwan o 3 taon o 30 taon tapos bumalik ka na. Oh, hindi ka pwedeng maligtas noon, kapatid. Pakinggan mo ha, sa isang talata ng Hebreo, Jis 36:38. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Nakita mo, kapatid? Yan ang hindi tinuturo ng Baptist. Mga talatang yan di binabasa sa Baptist. Sabi ng Diyos, ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Shall live in faith. But, if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Kung siya'y umurong, hindi siya kalugod-lugod sa aking kaluluwa. Sabi ng Diyos, eh pag umurong ka kasi, hindi ka na maliligtas eh. Kahit nakasampu ka ng taon, eh umurong ka, hindi ka maliligtas. Basahin natin ang batayan. Nakasulat sa Biblia yan ha. O basahin natin ng extra pa. Sa Ezekiel, Kapitulo 3 at ang versikulo ay 20. Pakilagay sa screen. Basahin natin. Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kaniyang katwiran at gumawa ng kasamaan at ako'y naglagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan. Siya'y mamamatay sa kaniyang kasalanan at ang kaniyang mga matuwid na gawa na kaniyang ginawa ay hindi aalalahanin. Ayon, kita mo? Yung matuwid, lumihis sa kaniyang katwiran, gumawa ng masama. Ano mang kaniyang ginawa, hindi naaalalahanin. Kaya nakita nyo, napaka-vital ng gawain. You have to continue working the work of God and you have to finish, no? Meron trabaho, kapatid. Sasabihin niyo, wala ng works. May trabaho. Tinanong nga ng mga Hudyo, Panginoong Jesus eh. Ano ba ika ang gawa ng Diyos na nararapat naming gawin? Sumagot ang Panginoong Jesus. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan, sabi niya, no? Ngayon, doon sa tres ng Juan, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban niyaong nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawa. Ang Panginoon Jesucristo may gawain. Yun ang kanyang pagkain. Ang pagkain ko. Basahin mo na nga kapatid na Daniel 4:34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at
tapusin ang kanyang gawa. Ang anak ng Diyos gumagawa nga eh. Eh tayo, gagawa ba tayo? Basahin natin ang 15:5 ng Juan, kapatid na Daniel. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Hindi, dapat pala tayong gumawa. Kaya lang ang paggawa natin, kasama ang Kristo. Kasi apart from me, hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. E di, meron tayong gagawin. Ang katunayang pinagagawa tayo ng mabuti, pinapamalian ko yung aral ng Baptist na hindi raw kiconsidered ang any work of righteousness. Sabi nung katarantaduhan na yun. No? Anong katunayang yan? Kalooban ng Diyos. Nagagawa tayo para tayo maligtas. Basahin natin ang Pilipos 2:12, kapatid na Daniel. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Nakita niyo mga kababayan? May party kang gagawin. Gagawin ni Kristo yung kanya, gagawin ng Ama yung kanya, gagawin ng Espiritu Santo yung kanya. Pero ikaw, libre ka na. Wala ka nang gagawin. Sasabihin mo lang, masampalataya kami, baptist kami, ligtas na kami. One save, forever save. One save, always save. Kung gusto nyo, matanda na rin lang ako eh. Diskusyon tayo, putulan ng lalamunan. Pag napatunayan nyo sa harapan ng tao, yung itinuturo nyo yung aral na yan sa likod-likod. Umarap kayo, mga pastor ng Baptist. Huwag itong membro nyo ang pinapaharap nyo sa akin. Yung sinasabi nyo na hindi na kailangan ng gawa, maliwanag ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Bakit? Bakit? Kasi malaki ang timbang ng ating gagawain. Ang paggawa, susunod ka kay Kristo. Ano ba pinapagawa ni Kristo? Umibig ka sa kapwa. Pag umiibig ka sa kapwa, papautangin mo yung nangungutang. Bibigyan mo yung humihingi. Magdo-donate ka sa mga wala, no? Magbibigay ka ng tulong. Gagawin mo yan. Yan. Mga lahat ng gawang mabuti. Yan ba? Hindi kailangan ng konsiderasyon sa gawa para maligtas ka. Kasama yan sa pagbabatayan. Kaya ka lang nagiging dapat na masakop ng dugo ni Kristo dahil sa pananampalatayang may kalakip na gawa. Basahin natin ang 2:22 ng Santiago. Eto, hindi nyo binabasa ito eh. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, ay naging sakdal ang pananampalataya. Kita nyo, ang pananampalataya gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa. Alam nyo mga kapatid, yung pananampalatayan totoo na masasakop ka ng redeeming power of the blood of Christ is a faith that works, a faith that operates in good works. Hindi basta faith lang dal-dala. Ah, sumampalataya kay Kristo, iligtas na ako. Hindi yon, hindi yon. Nakikita mo ang pananampalataya, sabi ni Santiago, gumagawa kalakip ng kanyang mga automatically may gawa na kasama ang talagang pananampalataya. Pag sinabi yung pananampalataya, totoong pananampalataya, may automatic na kasamang gawa yon. Sa pamamagitan ng gawa, naging sakdal ang pananampalataya. 26, pakinggan nyo. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Patay ang pananampalataya ng mga Baptist, walang gawa kasi.
Iniasa na lahat kay Kristo. Nagbakasyon na mga pastor. Humingi na lang ng humingi ng ikapu at ng abuloy. Hindi nagagawa ng mabuti. Ganun ang ginagawa nyo. Sabi mo, hindi kailangan gawang mabuti. Tanong ko, pastor, nangangaral ka ba? Oo. Gawa bang mabuti yan? Ano sagot? Kung gawang mabuti ang pangaral, eh ba't ka pa nangangaral? Eh, gumagawa ka palang mabuti. Eh, hindi naman kailangan yan. Talungin mo, pastor. Pastor, ang akin pong ikapo bibigay ko sa Linggo. Oh, okay, okay. Mabuti yan. Tanong. Pastor, akala ko ba hindi na kailangan ng gawang mabuti basta't ligtas na tayo without any work of righteousness? Pagka ganun, hindi ko nabibigay ikapo ko. Tinan mo kung pumayag. Mabuti raw yung ikapo eh. Sabi ng pastor eh. Mas mabuti nga kung dadagdagan mo raw eh. Eh kung hindi na kailangan, huwag ka na mag-ikapo. Tingnan mo pag hindi nagreklamo yung pastor mo. Nagreklamo eh. Tinuruan ko yung membro dito sa Brazil eh. Sabi ng pastor mo, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Ay, ito ako, approach mo. Pastor, mabuti po ba talagang magbigay ako na ikapo? Ah, oo, sabi niya. Para hindi ka salakayin ng deborador. Sabi, para ikaw eh, huwag salakayin ng deborador. Magbigay ka na ikapo, mabuti talaga yan. Sabi niya. Eh, sabi niyo po, pastor, hindi na kailangan ng gawang mabuti. Hindi na po ako magbibigay na ikapo. Ay, hindi ka dapat. Sabi, tinan mo, ayaw pumayag pagka pera ang hindi na ibibigay eh. Pero, sabi nga nung Pastor Tuason doon sa Angeles City, nakadiskusyon ko. Ibig mo sabihin, pag sumampalataya ka, ligtas ka na forever, oo raw. Kahit mangalo niya ka, oo ikaw, ma? Kahit ka ako, ikaw ay gumawa ng masama, pumatay ka ng kapwa, oo ikaw, ligtas ka pa rin. Sabi ko, tindi ng paniniwala nitong mga Baptist na to. Malaking kademonyohan ang naituro sa inyo ng Amerikano. No? Ikinalulungkot ko, no? Hindi ko dinadaya ang mga kapatid mo. Tinuturoan ko mga kapatid mong gumawa ng mabuti. Mabuting iniuutos ng Diyos sa Biblia. Hindi sariling mabuti ng tao. Ang masama, yung sarili mong mabuti. Yun ang sinasabi ni Pablo sa 3:5 ng Tito. Pakinggan nyo. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Hindi dahil doon sa gawa na ginawa mong sarili. Sarili mo lang gawa, sarili mo lang ideya, sarili mo lang katwiran. Hindi dahil sa gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ayan ang sabi sa Biblia. Hindi yung gawa ng katwiran ng ginawa mong sarili. Pero yung ginawa mo, kasama mong ginawa ni Kristo. Kasama kang gumawa ni Kristo. Kasama kang gumawa ng Diyos. Sabihin mo, hindi na kailangan yon, katarantaduhan yan. Sa 1 Korinto kapitulo 12, ganito ang sinasabi sa versikulo 5. Pakinggan nyo mga kapatid. At may iba't ibang mga pangangasiwa. Tatapuat iisang Panginoon at may iba't ibang paggawa. Tatapuat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Ito mo, edi dapat coordinated ang paggawa. Gagawa ka kasama ng Diyos kasi ang main na gumagawa ang Diyos, 2:13 ng Pilipos. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ayan, Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawain sa kanyang mabuting kalooban. Pag ang gawa, ginawa mo kasama ng Diyos, ginawa mo kasama ni Kristo, sabihin mo, hindi kailangan yon, kalokohan. Kaya nga tayo maliligtas, gumawa ang mga apostol eh. Ikaw man. At sabihin ni Pablo, sumampalataya na ako, ligtas na ako. Teka muna, Pablo, mangangaral ka muna bago ka maligtas. Mangangaral ka, magpipigil ka, gagawa ka ng mabuti, yun ang kondisyon ni Kristo. Hindi alam ng pastor ng baptist yun. Kinausap ni Kristo ng personal si Pablo, sinabi sa kanya ang gagawin niya.
Eh sumasampalataya ako. Ako si Pablo halimbawa. Aligtas na ako, Panginoon. Hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Teka, hindi ganyan, Pablo. Susuguin kita, Pablo. Sumasampalataya ka, susuguin kita. Pag sinugo kita, mangangaral ka, no? Dadalhin mo ang aking pangalan sa mga Israel, sa Hintil, sa mga hari, at sa buong sanlibutan. Dadalhin mo ang pangalan ko, sabi kay Pablo. Pero, mag-iingat ka. Bakit? Pakinggan nyo. Sa unang Corinto 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Kita nyo, nagpipigil si Pablo eh. Gumagawa siya ng mabuti, pinipigil niya ang kanyang sarili sa pagtuturo niya anong ginagawa ni Pablo. Basahin natin ang 4 ng unang Timoteo, kapatid na Daniel. Kapitulo 4, versikulo 16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ang liwaliwanag niya, nako, ang liwaliwanag. Sabi niya, ang ministro para ka maligtas, mag-ingat ka sa iyong sarili. Kagaya ni Pablo, hinahampas ko eh ka akin sarili, sinusupil niya. Mag-ingat ka sa iyong sarili. At sa iyong turo, mag-ingat ka sa turo mo, wag kang parang Baptist. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito, may gagawin o wala? Meron! Sa paggawa nito, ang iyong sarili ang ililigtas mo, pati ang mga nagsisipakinig sa'yo. Pero pag hindi mo ginawa ito, pahamak ka, pati mga nakikinig sa'yo, parang Baptist, pahamak din. Kaya ang sabi ni Pablo, narinig niya ito kay Kristo eh. Hinahampas ko ang aking katawan. Sinusupil ko ang aking katawan. Baka sakali sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Nagtatakwil po ang Diyos, mga kababayan. Nagtatakwil ang Diyos. Lalo na pag hindi ka gumawa, pakinggan nyo sa Apokalipsis. Kaya itong aral ng Baptist, ano, kulang ang 6 na oras dito para ipakita ko kasinungalingan ng Baptist. Eh. Sabi ng Diyos sa Apokalipsis, itatakwil kita. Sabi niya, Apokalipsis, basahin muna natin ang 3:15, kapatid na Daniel. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amo, itatakwil ka ng Diyos. Nalalaman ko ikaw ang iyong gawa. Sabi ng Diyos sa kanya, no? Hindi ka malamig, hindi ka rin mainit. Ibig ko sana, malamig ka o kaya mainit ka. Kasi gano'n naman talaga ang pagkain eh. Kung itutulad mo sa pagkain, ang pagtanggap ng Diyos sa tao, parang pagkain. May pagkain talaga, masarap mainit. Meron ka ba naman nakita ng sopas eh, ice cold. No? Soft drinks, hindi sopas. Pag sopas, talagang mainit-init dapat yon. Eh wala ka naman makikita ang ice cream na masarap kainin eh kumukulo. Dapat malamig talaga yon. Sabi ng Diyos, nalalaman ko yung mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit. Hindi dedicated sa kanyang paggawa. Hindi perfect yung paggawa. Ibig ko sana ikaw ay malamig o mainit man. Sapagkat ikaw ay malahininga, hindi mainit o malamig man, isusuka kita sa aking bibig. Later, ang sabi niya, dyan din sa Apokalipsis, itatakwil kita. Sabi niya, doon sa isa pang talata, sa 3:2 ng Apokalipsis. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay
sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Ayan, ang sabi, magpuyat ka. Pagtibayin mo mga bagay na natitira na malapit nang mamatay, mamamatay na. Sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Tuloy sa tres. Alalahanin mo kung paano ngayon tinanggap at narinig at ito pa rin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, paririyan ako gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman kung anong panahon, paririyan ako sa iyo. Ayun ang sabi ng ating Panginoon. Kita nyo? Kaya alam nyo, mga kababayan, yung aral ng Baptist, napakalaking pagkakamali niyan. Napakalaking pagkakamali nyo na umanib kayo dyan sa relihiyon na yan. Na ang itinuturo, kakontra ng sinasabi ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, gagawa tayo. Hindi tayo pwedeng walang gagawin. Sasampalataya ka lang, ligtas na. Eh kung totoo yung ba't sinasabi ni Pedro, idagdag nyo sa pananampalataya nyo ang kagalingan. Sa kagalingan, idagdag nyo ang kaalaman. Sa kaalaman, idagdag nyo ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay pagtitiis. Pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Ang mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. Tapos, ang wala ng bagay na ito, bulag. Kaya kailangan may faith. Tama, doon nag-uumpisa. Pero hindi hanggang doon lang. There are things beyond faith that we have to execute in our lives. And that is following the will of God, doing good things with Christ and with God Himself. Kailangan natin ng gumawa kasama ng Diyos. Meron siyang ipinapagawa. Ikalawang Timoteo 3:17. Pakinggan niyo mga kababayan. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan... Paano ka maliligtas? Ang tao ng Diyos upang maging sakdal. Kaya ka maliligtas kung nasakdal ka eh. Ang sanctifying na grace ay yung dugo ni Kristo. Pero para mag-apply sa'yo yung dugo ni Kristo, upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. That the man of God may be perfect or complete, thoroughly furnished unto all good works. Yan ang hindi binabasa ng Baptist. Balikan natin yung doktrina nila, kapatid na Daniel, yung underline. Makikita nyo ang kasinungalingan niyang doktrina na yan. That is, ang sabi doon, it is bestowed. That it is bestowed, ano kasunod? Not in consideration of any works of righteousness which we have done, but solely through faith in the Redeemer's blood. Kasinungalingan. I disagree. Through faith in the Redeemer's blood. To show that you have faith in the Redeemer's blood, you have to work. You have to follow the Redeemer. Unless you follow Him, His blood do not apply to you. The redeeming power of the blood of Christ will not apply to those people who do not work with Christ, who do not follow Christ. Vamos leer. Basahin natin. Kapatid na Daniel, sa Hebreo. Ito po, ang sabi sa 5:7 ng Hebreo. Pakinggan nyo. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayunmay natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis. Tinan mo ito ha, kapatid, mga kababayan. Anak na ng Diyos, may-ari ng lahat ng bagay. Sabi niya,
Bagaman siya ay anak, natuto siya ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. 9. At nang siya'y mapaging sakdal, siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan, the eternal salvation. Para kanino? Sa lahat ng nagsisitalima sa kanya. Kung paano si Kristo'y tumalima sa kanyang ama, dapat din tayong tumalima. Gawin natin ang ipinagagawa ng Panginoong Hesus. Bigyan mong nahihingi, pautangin mo ng ungutang, maawa ka sa mga dukha, sa mga ulila, mga babaeng bao, gumawa ka ng mabuti sa lahat, lalo na sa kasambahay ng pananampalataya. Sasabihin mo ngayon, wala nang gagawin. Siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan, eternal redemption unto them that obey Him. Obeying is doing what the commandments of the Lord Jesus Christ states. Kaya tayo, gagawa tayo. I vehemently disagree with the doctrine of the Baptist Church that there is no consideration whatsoever in the work of righteousness which we have done. No. The Bible tells us otherwise. The Bible instructs us to do everything that the Bible asks us to do, the good things in the sight of God. That the man of God may be perfect. He is fully, thoroughly furnished unto all good works. And we have to do that until the end. Ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Pero pag hindi nyo ituturo at hindi nyo gagawin, lalayasan ko kayo. Yun ang sabi ni Kristo. Ako'y suma sa inyo. Pero pagka hindi nyo ginawa, lalayas ako sa inyo. Pati Espiritu Santo, lalayas yan. 13 ng ikalawang Korinto, versikulo 5. Siya sa ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Nagtatakwil yan. Kahit sumasampalataya kapag hindi ka nagpatuloy sa pananampalataya at saka sa paggawa ng mabuti, itatakwil ka ng Diyos. Isusuka kita sa aking bibig, sabi ng Panginoon. Itatakwil ka. 28:9 ng unang kronika. Pakinggan nyo. At ikaw, Salomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Kita nyo eh, si Haring Solomon, pinakamahal ng Diyos na hari yan, na minahal na masyado ng Diyos, binigyan ng kayamanan, karangalan, karunungan, walang kapareho kahit sino. Pero sabi ng Diyos sa kanya, pag pinabayaan mo ang Diyos, tatakwil ka niya. Ano, asan ngayon yung once save, always save niyo? Kalukuhan niyang aral na yan. Naku, nahalata ako, kapatid na Daniel, wala na pala tayong oras. Salamat ha, kapatid na Gilbert. Jesus, we love you. Jesus, we love you. You found me in the dark. Call me into your arms. Pull me close against your heart. Showed me that you're never far. You lead me by the street.
truth flows and hope runs free. There's nowhere else I'd rather be than in the presence of the King. Oh, and let my soul praise you, everything I am with my world's crazy. Strength.